kaligtasan, siya'y kapurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaligtasan, siya'y kapurihan, yun at magpakailanman. Umawi ang tayong katawan, kuwinin ang Panginoon. Papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaligtasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kasama ko po ngayon ay si Padre Angelito Santiago, na isa ring Third Order na Carmelite. Pero siya ay diocesan na nagmula sa Diocese ng Bulacan. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakikisa sa atin sa pita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups, at communities. Idalagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine, at para sa isang matagumpay na paghahanda para sa Yubileo 2025. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay tumatawag sa atin na mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat nung siya'y tinanong ano ang pinakauna na kautusan, ay higit sa lahat ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Ngunit dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkukulang sa pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating kapwa. At dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mahimpay noong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang. Sa iyong pagsusubaybay sa tanan, inluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at ginawang panatilihin ang pakinabangan naming walang maliw. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na patulad ng isang salarin. Ngunit,
hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang kanilang pagtatalo. Manapay, mapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salary, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, na tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panong iyon, isa sa mga eskriba ay dumapit kay Jesus at tinagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isa, ng buong lakas." Ito naman ang pangalawa, "Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili." Walang ibang utos na higit pa sa mga ito. "Tama po, guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-isip at ng buong lakas, at umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang mga has magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa wibis tayo ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon at ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong paksa ay tungkol sa pag-ibig. Sa ating pong Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 28 hanggang 34, na ito ay halos kapariha din sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 36 hanggang 39, ay tungkol sa isang pagkakataon ng ating Panginoon ay nagtuturo. Pagkatapos doon, nilapitan siya ng isang iskriba. Ano po yung iskriba? Ang iskriba ay doktorado tungkol sa kautusan o tinatawag na tradisyon na tinatawag na Tinak, Torah, Nabiim at Kitubim. Torah, tungkol sa tradisyon ng mga kautusan, Nabiim, tradisyon ng mga pagtuturo ng mga propita, at Kitubim, mga kaalaman at mga awitin at iba pang mga turo na tradisyon sa mga Hudyo. Ibig sabihin, siya ay eksperto sa kasulatan. Ang ating Panginoon ay isang karpintero na naging rabi. Ay kanya pang tinanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Dahil napakarami pong kautusan. At kung tingnan natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5, mayroong nakasaad na 10 utos. Ang kanya lang pong tinatanong, anong pinakamahalaga sa kanila? Kay sinagot siya ng Panginoon, at ang sagot ng ating Panginoon ay mula sa dalawang teksto. Ang unang teksto ay mula sa teksto ng aklat ng Deuteronomio Kapitulo 6, Versikulo 4 hanggang 5, na sinasabi ng ating Panginoon na, "Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na iyong Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-isip." Ito ay tinatawag sa mga Hudyo na Shema. At ang Shema, napaka-banal para sa mga Hudyo, na sinusulat po nila yan sa kahit anong material, at yun ay inilagay nila sa isang kahon na maliit at inibigkis ng kanilang kamay o sa kanilang noo dahil napakabanal. At ito ay inulit-ulit nila araw-araw, itong ang Diyos na iisa, at ibigin ang Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Hanggang doon lang, kaya dinagdagan ng ating Panginoon ng pangalawa na kautusan na kung minsan na-focus lang ang mga tao sa pag-ibig sa Diyos. Kaya kanya pong kinuha ang sa teksto na aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18, at sinasabi niya, ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Itong pagdugtong ng Panginoon ay napakahalaga sapagkat ang ginagamit po dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 12, ay ang salitang agape. Pagtingnan kasi natin sa luma na Griego na tinatawag na koinoko na Griego, mayroon pong limang salita tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros, na pagmamahal pero nagnanais ng laman. Pangatlo, sinya, itong mutual understanding, pag-unawaan sa isa't isa. Pang-apat, storge. Storge ay pagmamahal na tinuturing mo ang iyong kapwa na parang kabahagi ng pamilya. At panglima, ito yung mahalaga, panglima, agape. Agape ay isang tunay na pag-ibig, wagas na pag-ibig, at pag-ibig na tinuturing na may kabanalan. Kaya sa Hebreo, isa lang po ang kanilang salita na masabi, ahava, na tungkol sa pag-ibig. Pero mayroon rin silang ibang salita tungkol sa pag-ibig na banal, chesed. Yung chesed, ito yung banal na pag-ibig. Pero ang nakasulat kasi dito sa ating mga pagbasa, dahil sa original po, ang ating mga pagbasa ay sa Griego, kaya gamitin po natin ang agape. Ano ba ang agape bilang mga kautusan, unang kautusan, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-isip, at ng buong lakas? Ang pag-ibig dapat ay isang tunay na pakikiisa, malalim na ugnayan sa Diyos at ng tao. At dahil sa malalim na ugnayan ng Diyos at ng tao, ito dapat ay napahayag sa pagmamahal din o pag-ibig sa kapwa. Sapagkat paano naman sabihin na iniibig natin ang Diyos na hindi naman natin nakikita? Ang Diyos na nadama nga natin, pero siya naman ay nabigyan ng anyo sa mga taong kanyang nilikha. Hindi pa sinasabi sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, verse 26, na nilikha ang tao na kawangis at larawan ng Diyos. At isa pa, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verse 40, kung anong ginagawa mo sa pinakaaba kong mga kapatid ay ginagawa niyo sa akin. Ibig sabihin, ang Diyos ay napapahayag sa ating kapwa-tao. Pero lagi tayong magsabi na mahal natin ang Diyos. Pero nakalimutan natin na ang pag-ibig sa Diyos ay lalong maging ganap at makongkreto kapag ka iniibig rin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig na ating sarili. Ibig sabihin, minamahal rin natin ang ating sarili at minamahal ang kapwa sa isang pantay na paraan na hindi mababa ang ating sarili, hindi na mababa ang ating kapwa. Ito yung tinatawag na pag-ibig na higit pa sa mga hulukos o mga tinatawag na mga alay na sinusunog na pambayad sa kasalanan o dili kaya mga hain na binigay sa Panginoong Diyos. Iyon ang sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12. Kaya kapag tayo po ay tumitingin sa ating sarili, una sa lahat, ang ating ugnayan sa Diyos ay ugnayan na may pag-ibig. Pero ayon sa ating unang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, verso 8 hanggang 15, dapat maging matapat din tayo sapagkat ang Diyos ay matapat sa kanyang pagmamahal sa atin. At maging matapat tayo kapag ka buong puso
buong kaluluwa, buong lakas, minamahal natin, iniibig natin ang Diyos na pinapayag natin sa pag-ibig sa ating kapwa. O kung sino man ang may malaking pag-ibig sa Diyos, ipahayag na palakpakan natin ang Diyos na mahal natin siya at iniibig natin siya dahil siya'y nagbayad ng hindi madali na pagbayad upang tayo matubos, upang tayo maligtas, upang tayo magmana sa langit, upang tayo maging kabilang sa mga banal. Binayaran niya sa pagpakasakit sa krus. Pero dahil sa kanyang pagbubuo ng dugo, mayroon siyang kamahal, mahalang puso para sa atin. Yon ang chesed sa mga Hebreo at yon ang agape, pag-ibig na tunay, pag-ibig na wagas para sa atin. Ano naman ang ating katapat doon sa pag-ibig ng Diyos? Baka sabihin na natin, I love you, Lord. Pero wala naman tayong tunay na katapat. Kailangan ay pahayag rin natin, una sa lahat, na mayroon tayong dekalidad na panahon para sa Diyos. May dekalidad tayo ng mga alay para sa Diyos. May dekalidad tayo na pagbibigay ng ating mga talento para sa Diyos. Kasi kung minsan tinatago natin ang lakas natin kayang humihingi. Kung minsan magdebosyon tayo dito, mapunta tayo dito, lalakad paluhod dito sa Quiapo Church para lang darating yung ganyang mga biyaya o kaloob na hinihingi natin. Ang lakas nating humihingi. Ano ba ang binigay natin sa Diyos na kapalit? Ano ba ang pagpapahayag nating pag-ibig sa Kanya? Tingnan nga natin ang ating mga pamilya. Yun ang konkreto na mga tao, mga kasambahay mo, na dapat ipahayag una sa lahat ang iyong agape, ang iyong pagmamahal. Kaya nga mayroong kaguluhan kuminsan sa pamilya. Dahil hindi na nagkunawaan yung mag-asawa. At ngayon, darating pa, magkaroon pa ng divorce law. Lalong magulo. At ang kuminsan, ang tinitingnan na ng mga magulang, pagbibigay lang ng pera sa kanilang mga anak o kung ano material na bagay, pinakamagandang cellphone, bibigay sa mga anak, pero ang tunay na dekalidad na panahon para sa kanila upang ipahayag ang pag-ibig ay wala. Kaya magkaroon ng problema ang inyong mga anak. O dili kaya sa doon sa trabaho mismo, nagtrabaho ka lang para ikay makatanggap ng sweldo. Hindi ka nagtrabaho na may pagmamahal. Sabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, anuman kaordinaryo ang iyong ginagawa, kapag ka may pag-ibig, ito ay espesyal na. Dapat ganun din tayo sa ating paglilingkod, sa ating trabaho. Kinakailangan natin na tayo ay maging matapat sa Diyos at ang ating pag-ibig ay nasa konkreto, ang ating pag-ibig sa Diyos ay naging konkreto dahil mahal natin ang ating kapwa-tao. Naway, sa loob ng mga tahanan, maghari nawa ang agape na pag-ibig. At kung hindi kayo nagkaunawaan, magpahayag kayo ng habag. Awa, handa kayo mapatawad. Dahil bahagi ng natahanan na tayo tao lang. Wala namang perpekto na tao. Wala namang perpekto na pamilya. Meron lang tayong perpekto na Diyos na nagmamahal sa atin, naging matapat sa atin, kahit tayo palpak kuminsan upang ating ipahayag na mamuhay tayo sa agape, sa wagas, tunay at dalisay na pag-ibig. At naway, ito ang siyang laging kumikilig sa ating mga puso. Ang agape na pag-ibig sa Diyos na napahayag natin sa ating pag-ibig sa kapwa-tao. Naway, ang kilig natin ay hindi makatao. Kinikilig tayo sa pag-ibig na banal sa Diyos dahil minahal rin natin ang ating kapwa-tao.
gaya ng ating sarili. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, may pakita naman natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi nating makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat naman kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na may sa buhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hingin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at ala na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kanang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kaluuban sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring yung pinakahihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu'y banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya nilahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Awan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Sa isa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos ng kanyang kabiyak ng puso ni San Jose. Kaysa ng mga apostolat at ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na may nagkaligulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuli si kararangal mo sa pamagitan na iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na margaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin ikaw rin. Espiritu, padaluin, sisigla na ang damdamin. Jesucristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay Jesus, lagi kang kasama sa pagdinig ko sa kapwa. Sa hirap at sa ginhawa, pag-ibig mo'y nadarama. Jesucristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Jesus, mula sa Diyos Ama, pagpapalang masagana. Buhay ka namin
pagbasa sa puso mo ang ligaya. Yesung Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Announcement. Binyagang Bayan 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang wala pang isang taon hanggang pitong taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna, may mensahe po si Father Igay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At God is good all the time God is good. Kami po ang parokya ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus sa Pinaod, Taldeposo, Bulacan ay nasa 3 taon na po namin ng pagpunta rito bilang pagsundo po sa mahal na pong Isla Sereno. Dadalhin po namin ngayon papunta po sa aming parokya mula po ngayon hanggang Lunes na doon po ang mahal na pong Nazareno para po sa pagpapalali pandibusyon sa ating mahal na pong Nazareno. Kasama ko po ang aking mga parokyano at inang mga deboto po. Tumayo nga po kayo nang kayo po ay makilala. Ayan. Yan po sa bayan ng Saldeponso po yan. Palapakan po natin sila. Sa panahon po ng pandemic at post-pandemic, malaki po ang tulong ng awa ng mahal na pong Nazareno para po maibalik ang pananampalataya at lalo lumalim pa sa pagpapatay sa Panginoon. Kaya po ito po uli kami at nakiusap po at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na madala po namin uli ang pilgrim image ng mahal na pong Nazareno at may ikot po sa aming 20 SVPC at mga deboto po sa aming parokya. At salamat po sa pagkakataong ito at nawa'y lumalim pa po tayo sa awa at habag ng Diyos na mahal na pong Isla Sereno. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Padre Igay Santiago. Magsitay po tayong lahat. Tayo ay tinatawag sa pag-ibig. Pero hindi lang pag-ibig, agape na pag-ibig. Tunay, dalisay, at wagas na pag-ibig. Naway ito'y ating maipahayag sa ating kapwa
lalo't higit na yung pinakamalapit sa buhay natin, mga kasambahay, yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga laging kasama-kasama mo araw-araw sa iyong buhay. Kung iniibig at minamahal mo sila, minamahal at iniibig rin ang Diyos ng tunay. Ngayon na po, ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dalawa po kami ni Father Igay ang magbasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagmos mo ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maaalala ng pangako sa binyag na ikaw at iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,